guys, nandito ako sa SM City at siyempre magpalamig dahil mga walang aircon yung kwarto ko. Lagi lang ako rito sa labas, guys. Yun, nagsasabi, hindi ba raw ako nagsasawa sa aking mga ginagawa. Bata ko magsasawa ay yan ang aking trabaho. Ngayon, dahil wala kang ating trabaho, diba? Dahil nga, dito ako masaya. Araw-araw ako naglilingkod sa inyo, guys. Lagi ako nag-vlog, tungkol sa aking sarili, kung saan ako nandun, at anong ginagawa ko, anong kinakain ko. Actually, kanina, hindi ko na na-vlog pala. Kumain ako doon sa bus terminal ng Ikulan. Two rice, one isda, isa bawat gulay. Yun lang. Dahil tao, siksikan, kaya hindi ako nakapag-vlog. So I'm excited to come here in SM City para palamig nga. Kasi nga, siyempre malamig ang mall, di ba? At ngayon, ay balak ko magkape. So I will try my best dito sa Dunkin Donut kasi nasilip ko, medyo konti lang tao. Mag-broad coffee tayo at saka mag-donut. Kasi nung isang araw, nag-Mister Donut tayo. Ngayon naman ay mag-Dunkin Donut tayo. So, sumayon nyo guys. At ako ay kakain na ng Dunkin Donut, Taurus Dunkin Donut. Dito lang ako sa Mr. Donut. Ayan o. Dito ako sa Mr. Donut. Pabili! Walang tao. Break time. Balik tayo mamaya. So, punta ako dito sa kabila. Bibili nila ako ng instant coffee at saka turon. Masarap ang turon nila dito eh. Goldilocks na lang kaya. Ayan o. Di ba guys, sa akin? Matamis eh! Bawal! Dito lang ako sa Toron. Order ako. Knock knock, paano ba ang order? Paano ang order dito? Babayad mo na. Instant coffee! Matagal dito. Road coffee pala sa Toron. Mangingip akong discount. Baka hanapan ako ng ano, sa SM pala to eh. Kasi dati nangyay akong discount nito eh. Nanapan ako ng ano dyan, booklet. Sa Laguna, yung booklet ko eh. So guys, balik lang ako dito sa Mr. Donut. Pag hindi, pupunta ako sa Dunkin Donut, baka wala ng pila. Babalik ako sa Mr. Donut, baka nandoon na yung crop sales girl. Kasi nga, bibili ako ng donut with instant coffee. Kasi naantok ako. Gusto ko matulog. Kasi lang, hindi pa tayo matulog ngayon. Nandito tayo sa mall eh. Kung doon sa Mr. Donut, wala yung sales woman o salesman doon. Siguro nag-CR, kumain o break time. Balik ako sa Dunkin, baka wala nagalang tao. Dito ko order ng road coffee at saka donut. Yun. So maraming pang tao, pero order na lang ako ng take out. Doon na lang ako sa may labas ng SM, sa may open area. Doon na lang ako magkakape. Total, ano na eh, mapapababa na yung araw. So, see you there. Papasok na ako sa loob guys dito sa Dunkin Donut. Ayun ah. Ayan, Dunkin Donut. So guys, bangayin sa Dunkin Donut. At ako'y kakain ng donut. So, kaya mo ako guys. Patiplahin ko pala. Guys, parang masarap. Wala lagi ang kinang cream. Oh, diba? At isa pang train kasi nga dala na to eh para masarap lagyan na rin ng asuka para rin sumarap diba? At isa pang asukal para lalang sumarap. Para sumarap talaga, haluin. Di ba? Pagkatapos haluin, titik man. Kung anong lasa. Is banat na rin. Maraming sarap. Buwang ko nga. Palatin para matagal na lumamig. So guys, abit ako guys. Ang sarap guys. Basta bang din, masarap. Sarap. Sarap.
Hello guys, parang hapon sa inyo lahat. Andito na naman ang inyong lingkod. Makipagkwentuhan tayo with a cup of coffee from Dunkin' Donuts. Noong isang araw ay kumakain ako ng Mr. Donut with instant coffee. Ngayon naman, kumakain uli ako ng donut sa Dunkin' Donut naman with broad coffee. Sana naman, baka naman Dunkin' Donut. Baka may pagkakataon, magawin nyo akong taga-promote ng inyong produkto. At ito, pinopromote ko na. O gawin nyo akong endorser sa madaling salita. Kasi nga, paborito ko ito. Dito lang, sa SM City. Ikaw lang. Pero bago yan, titikman muna natin. Baka nag-iba ng lasa ng broad coffee dahil ilang oras na tayo dito sa labas. Hindi pa rin nagbago guys. Kaya dito na kayo bumili. Sa Dunkin' Donut, dito lang sa SM City, Ikulan. Umorder na kayo ng Combo 1. Combo 1 ibig sabihin with 1 donut. Bavarian donut mostly. At saka isang broad coffee. Dito lang yan sa SM City, Ikulan. So punta na kayo guys. At nang di kayo maubusan, dahil pag naubusan kayo, wala na upuan. Actually, kanina guys, may upuan sa loob. Doon muna ako sa loob ng upo. At hindi ko napapansin kasi nakataligod ako sa counter. Puno na pala ang mga tao doon. Nag-iintay na lang ng may tatayo. Kaya ako, ubos na yung aking kinain na doon. At ito, may kape na lang natira. Eh, nahiya naman ako kasi yung inupuan ko doon ay pang-apatan. Eh, daming gustong umupo. Okay lang sana kung solo yung lamesa ay pang-apatan. So tumayo na ako, lumipat ako dito sa labas. Kasi dito sa labas, ayun o, may mga upuan marami. Ayan o. Kaya walang problema. Kung gusto mong mag-take out at dito kakain, walang problema. As soon as bumili ka sa loob ng SM. So, yun nga guys. At, dito ako kadalasan nag-uupo. Nagpaparelax kasi nga sa bahay mainit. Eh ngayon naman hindi naman mainit na kasi natatakpan na ng mga building at saka malaking kahoy yung araw. So ito na naman tayo guys. Umiinom ng broad coffee with Dunkin' Donuts. Pero wala nang babarian, ubos na. Kanina pa, doon pa sa kanilang pwesto sa loob ng Dunkin' Donuts, naubos ko ng ibabarian. Yun ang madalas kong ino-order guys kasi nga tamang-tama ang kanyang tamis at nababagay siyang i-partner ng broad coffee. So, kaya ganun ang madalas kong in-order. Sa Mr. Donut naman, kaya madalas ko doon na in-order din na donut na choco donut dahil nga nababagay naman siya sa instant coffee. So, kung sa presyo naman, kung yung, ito yung rebel lang ba? No hurt feeling sa mga donut distributor. Mas mura ang Mr. Donut sa Dunkin' Donut. Lalo na pag nagpa-discount na po. Actually, pareha silang may malaking discount. Mr. Donut at saka Dunkin' Donut. Pareha din. May isang donut. Kung mag-select ka ng kahit anong klaseng donut na partner doon sa combo. Basta ang Dunkin' Donut, ang kapartner niya, broad coffee sa combo 1. Sa Mr. Donut naman, instant coffee. Doon sa choco or anumang mga donut na pwede mo i-select o i-bili o bibilhin. So, nakakamura. Doon sa, mas mura, ika nga, doon sa Mr. Donut. Pero pinaka mas mura, pag doon ka sa Bakery Donut. Pinaka mura doon sa Bakery Donut. Ang matindi doon, hindi na ako nanghingi ng discount dahil mura na nga. 5 piso na lang ang isang donut eh. So, di na ako nanghingi ng discount. Tsaka doon, yung kanilang instant coffee doon, yung stick coffee, ay mura lang din. So, super sa kalahati doon sa binibili mong kung nakakamura ka sa Mr. Donut. So, doon ako madalas nag-merienda sa bakery. Kasi ng mga bakery dito sa Davao City, may upuan, may lamesa. Lalo pag bumaba ako sa downtown, kita nyo yung vlog ko kahapon na pumasok ako sa bakery, eh, mayroong mahabang lamesa. Tapos may maupang bilog-bilog. So, ganun guys. Nakakamura ka na. Nasatisfied na yung sarili mo dahil nga nakapag-inom ka ng kape. Nasulit talaga. Kasi stick coffee yun eh. Pure kape. Pwede naman mag-request ka ng creamer. Eh hindi na kailangan. Kaya ka ng kape. Para marlasa mo yung kape. Kasi ang asukal ng kulay. Kulang asukal. So, yun. Pag gusto kong magtipid, stick coffee lang at saka bakery donut. At saka mas mura guys. Tapos sa pagkain naman, kung gusto mong magtipid sa pagkain na talagang hindi na kailangan magpa-discount ka, doon lang sa aming labasan. Sa halagang
40 pesos, 45 pesos, makakain ka na isang ulam na yun, isang kalating kanin. So ganun guys, mura talaga. O mayroong mas mahal-mahal doon, mga around less than hundreds, makakain ka na. Mayroon ka pang halo-halo, napakasarap. So di ko lang mention anong pangalan mo, kailang anong pangalan ng restaurant, Itire or Totoro. Basta mas nakakamura, patuloy ko lang yung aking kwento sa inyo guys, dahil nga baka nagtaka kayo bakit araw-araw na lang akong kumakain ng puro matatamis. Balas naman guys, kasi ayon sa aking pagre-research, pag gusto mo palang kumain at gusto mong mag-dessert, few minutes later, pagkatapos mong kumain, pwede ka lang kumain ng donut, broad coffee, huwag lang soft drinks, kasi nga matamis ka ng donut, diba? Kailangan ang partner mo sa donut, tulad broad coffee, or instant coffee, steak coffee, ganyan, hindi yung matamis din. So okay lang yan, kailangan din katawan natin yung matamis eh. Kasi nga, napapawisan naman tayo lagi, kasi lagi akong nag-walkathon. Ang exercise pala guys, ayon sa aking pagre-research, in every hour ng pag-exercise mo, anumang itong exercise, katun man yan, pagwawala sa bakuran, naguhugas ka lang ng plato, map-map ka sa iyong bahay, punas ka ng mga salasit, o nag-ayos ka ng mga bedsheet, isang exercise din yan. In every hour ng iyong exercise, ay may katumbas na 3 oras na haba ng iyong buhay. Ayon sa aking research. Yun nga guys. So kahit simpleng exercise lang, biro mo nadagdagan ng 3 oras in every hour ng iyong exercise. Kaya huwag niyong i-underestimate yung inyong mga ginagawa sa bahay. Dahil yan ay parte ng exercise yan. Kahit nasabihin mong naglalaba ka lang yan, nagkukuskus ka lang kaldiro, exercise din yan. Kasi nagagalaw yung mga deliri, mga kasukasuan. Nagagalaw ang iyong katawan, ang iyong tuhod, baywang at basta nagagalaw ang iyong katawan. Hindi yung nakaupo ka lang sa upuan, nanood ka lang ng TV, kain ka ng chichirias, ay ang na-exercise mo lang doon yung panga. At saka yung pag nagmamaritis ka sa kapitbahay, na-exercise lang yung panga. Nakakasira kayo ng mga kapitbahay kasi puro maritis lang ang inyong ginagawa. So, ang ating gagawin, mag-exercise na lang tayo everyday, at least 1 hour a day. Okay lang. Naglalaba ka, nagugas ka ng plato, nagkukuskos ka ng makaldiro, walis-walis ka sa bakuran, nag-aayos ka ng mga bedsheet, nagtupi ka mga punda ng unan at mga kumot, isang klaseng exercise din yan. Bawat oras ng iyong ginagawa ay may dagdag na 3 oras. 3 oras ng haba ng iyong buhay. Biro mo yun? Galing nung nag-research to na. Nakita ko lang sa Facebook yun, kaya nirelay ko lang at binalita ko lang sa inyo guys. Kasi nga, in the near future, magkukulak na ako ng mga matitinding mga vlogs, mga content para masaya naman kayo. Inom muna tayo ng broad coffee. Dunkin' Donut pala, broad coffee. Baka naman, Dunkin' Donut. Pwede nyo kong kunin. No big deal. Dito lang, sa akin channel. Sarap guys. Dito na kayo bumili. Combo 1, Dunkin' Donut. SM City, ikaw lang. Thank you. So yun lang guys, at ako'y pupunta sa aming boss at magsasalam muna ako guys at maghingi tayo ng panalangin na may bigyan tayo ng maganda at maayos ang buhay at gabayan tayo ni Allah sa anumang ating mga ginagawa. Yung mga nag-comment sa akin guys, bakit ito ang pinili kong buhay, ganito nga ako, ito lang ang aking rotation talaga. Kukain sa labas, merienda sa labas, travel dito, travel doon, punta sa bayan, sa mga malls, yun lang aking gabayan araw-araw, hindi ako nagsasawa dahil nga yun ang trabaho ko. Eh itong pagbablog, trabaho ko rin yan guys. Ito isang uri ng trabaho na kaya kong gampanan. Dahil nga ako isang content creator, isang vlogger. Tsaka ang binablog ko tungkol sa aking sarili. So what more? Ano pang dapat ko i-vlog? Eh alam mang i-vlog ko yung kwento sa buhay ni Mother Queen. Eh mapapagalitan tayo nun. Bakit ko pinakalaman yung buhay na? Private ngayon. So yun guys. Hayaan nyo na sila. Masaya na sila doon sa Cavite. Pinapanalangin ko naman at kumukontak naman ako paminsan-minsan doon at huwag kayo mag-alala, lagi ko naman sila pinapanalangin din kasi pamilya ko sila eh. They are my blood. So, yun guys. Lahat, pati mga kapatid ko, mga pamangkin, lahat ng mga kamag-anak ko, pati kayo, ikaw na nabito, pinapanalangin kita, baka kala mo. So, kasi nga, ganyan ako guys, pinapanalangin ko lahat ang aking mga viewers, followers, at saka mga subscribers. Kaya subscribe na kayo dito sa akin channel para ipanalangin ko kayo. Ay kakaroon kayo ng maganda at maayos na buhay. So ganun guys, comment below as many as you can at kasi nagbabasa ako ng mga comment nyo every now and then.
Kung minsan di ko mababasa, pero pag may pagkataon ako, babasahin ko lahat. At sasagutin ko kayo dito sa aking mga vlogs. Kung hindi ko kayo may sagot sa mga comments. So comment below as many as you can. As long as mayroon kayong comment, okay lang. Kasi sabi ni Lloyd, kasama doon sa bayad yun ng YouTube. Comment, bas, everything na sinulat mo doon. O mag-like kayo, mag-share, eh, mas maganda. So ganun lang guys. So shout out ko lang si Ma'am Carol ng Malabon City. Ma'am Carol, salamat sa iyong pag-support sa akin, sa pag-comment na maganda sa akin channel, sa tatlong channel ko na ginagawa, at saka sa vlog ko na umagat at saka gabi doon sa aming channel ko. Maraming salamat Ma'am Carol sa iyong pagsusubaybay. Naway mabigyan ka ng maganda at maayos sa buhay kasama ng iyong buong pamilya. Ganon din sa aking mga kamag-anak dyan sa Malabon, sa aking pamangkin, si Cora, si Tokles, dyan sa Malabon City. Pati yung pamangkin ko doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Lahat ng mga pamangkin ko doon. Ay, kumusta na kayo dyan? At shout out sa inyo lahat. So sa lahat ng aking mga pamangkin na nasa Maynila. Pati na sila Batsy, si Basie. Supportan nyo guys. Shout out din. Para silang mga vlogger, mga kapatid. Si Basie Anori at saka si Batsy Anori. Supportan nyo guys. Siyempre, shout out ko ang aking kapatid doon, si Ate Ima. Ate Ima, kumusta ka na dyan? Huwag ka mag-alala sa akin. Maayos lang ako dito sa Davao City. Kita-kita tayo in the near future pag nakababa ako sa Maynila. Sa ngayon, dito lang ako. Stay put lang kayo dyan. So, shout out ko lang lahat mga kapatid. Ni Basie, si Elmer, Gahoy, Lisel, tsaka si Batsy. Pero si Batsy lang at saka si Basie ang nagwa-vlog. So, follow nyo rin ang kanilang mga reels sa Facebook at sa kanilang channel din sa YouTube. Shout out lahat sa aking mga kamag-anakan, mga pamangkin, at saka siyempre sa pamilya ko sa Cavite. Shout out kay Mother Queen, sa aking mga anak, at lahat ng mga taga-Cavite, sa aming mga kapitbahay. Ay, shout out sa inyo lahat yan, sa mga nakakilala sa akin. Kung nakikita naman ako nagda-drive dyan sa Maynila o sa Cavite, eh, salamat. Kung nakita nyo ako, dito na ako sa Davao City. Minsan nagda-drive din ako dito, pero hindi ko sa release sa sasakyan, sa taxi. Kaya nag-extra-extra lang ganyan. Kasi wala akong choice. Kailangan akong kumita talaga. At pasalamat ako sa mga anak ko na kahit papano ay kinakontak nila ako sa FB. Ipag-chat sila sa akin. At namimiss ko ang aking mga apo tsaka yung ibang mga anak ko. Nalain ko lang na naway maging maganda, maging abundant ang negosyo ni Susette na bigasan na sa Cavite. Hindi ko lang sabihin kung saan bandaroon kasi hindi ko alam yung kinaiwan nila ng bigasan. So Set, kumusta na? Sana message ka sa akin. Salamat at naging maganda at maayos ang negosyo nyo dyan. One day, makabisita din ako dyan sa Cavite. Sa ngayon, dito pa ako sa Davao City. Babaka sakali na makakita din akong pwesto na pwede nating bintahan ng bigas o pwede nating gawing tindahan na lang. Yun lang. So yun naman ako sa una nito. Ngayon na siyang kayo mag-like at mag-share sa akin channel. John Khalid Karina. Ganun din sa second channel ko. John Karina TV at saka sa third channel ko, Big Time World TV. Bye-bye! Our love is a light, somewhere begin. Foolishly laying our hearts on a table, stumbling in.